So, alam nyo po, at the age of 17, nag-crew na po ako ng fast food sa Wendy's po, kung familiar po kayo dyan. Kasi po, ang main goal ko po noong time na yon, mapatigil ko po yung nanay ko sa pagtatrabaho niya, and at the same time po, makapagtapos po ako ng pag-aaral. At the age of 17 po, ako na po nagpapaaral sa sarili ko. And ako po, noong time na yon, hindi ko po tinitingnan kung ano po magiging trabaho. Ang tinitingnan ko po kung magkano po magiging sahod. Kaya nga po, noong time na nasa fast food po ako, tandang-tanda ko po yan, na nalaman ko po, nung nagkakitaan po kami ng payslip, yung assistant manager, saka po yung delivery boy, nakita ko mas malaki kita ng delivery boy. Why? Kasi po, yung delivery boy, pag lumalabas po sila, nagdi-deliver, malapit po sa disgrasya. Kaya po may differential na nakasulat sa payslip nila. Nung nakita ko yun, sabi ko, ba't ko pa nga rin mag-assistant manager? Mag-delivery boy na lang ako. Kaya meaning ko po, ako po kasi practical akong tao, kahit hindi ko alam yung isang bagay, basta alam ko, kikita ako ng malaki dyan, gagawin ko po yan. Kaya po, ang nangyari po, di po ako marunong magmotor, pero tigatulak po ako ng motor sa pilaan hanggang po sa natuto ko. On the long run, tigapadyak na po ako, inaabante ko na hanggang on the long run, bumiyay na po ako ng motor. And nung nalaman ko malaki kita sa jeep, eh tell you po, practical po akong tao, kaya nga po pang crew na promote ako, naging tricycle driver ako. Nakakatawa, oo, pero promotion yan, bakit? Kasi po, yung tatrabahoin ko sa fast food ng isang buwan, dalawang linggo ko lang sa tricycle. Sa akin po kasi ang promotion, hindi yung position, yung kita. And then on the long run nga, like I said, nalaman ko malaki ang kita sa jeep. So ang ginawa ko po, nagpainante ako sa jeep, tigabot ng bayad. Hanggang on the long run, tigaabante na ako sa pilaan. On the long run, natuto na po akong bumiyay ng jeep. So napromote po ako, naging jeepney driver ako. Actually, nagpapasalamat po ako doon sa isang tita ko, na parang second mother ko na si Tita Mel, na siya po yung nagtiwala sa akin na makabiyahin ng tricycle sa jeep. Actually, kundi po dahil sa tao na yon, hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral. Pero alam nyo po, natatandaan ko na sinasabi ng mga sigarilyo vendor, sabi nilang ganon, ah, itong bata na to, kapag nakatapos na to ng pag-aaral, hindi ko na to makikita dito na bumabiyahin ng jeep. Pero guys, I tell you, nung nakagraduate po ako at nakapasa po ako sa board exam, nandun po ulit ako, bumabiyahe po ulit ako ng jeep. And ang sabi ng mga sigarilyo vendor, oh, akala ko ba hindi ka na namin makikita dito? Ang sabi ko, hindi, namimiss ko kasi bumiyahe ng jeep eh. Pero ang totoo po, hindi po kasi ganun kalaki ang kinikita ko sa engineering. Actually, kung titignan nyo po at kayo po ang magde-decide, ang kita ko po sa engineering is 6.5. Yung mga kaklase ko po na nakatapos ng 5 years, matatalino, 8,000. Ako po, since 5 years and a half ko po tinapos yung engineering, ang kinikita ko po 6.5 lang. Pero po, sa jeep, ang kinikita ko po is 12,000. Kaya kung papipiliin mo po ako sa engineering po saka sa jeep, I tell you, ang pipiliin ko po was pag-jeep. Kasi po, kung titignan nyo po, mas malaki ang kita. Yun nga lang po, pag-iisipin ko noong mga panahon na yon, yung elementary pa po ako, yung mga kasamaan ng tatay ko na jeepney driver, sinasakyan ko na. Nung namatay ang tatay ko at ako jeepney driver na, yung mga kasamaan po ng tatay ko, kasamaan ko na. Sabi ko, kung mag-jeep ako, hindi na ito mapopromote, hanggang dito na lang ako. Kaya po, pinili ko pong isabay ang engineering. Kasi sabi ko, sa engineering, mapopromote ako eh. Darating yung time, mas malaki ang kikitain ko. Kaya ang ginawa ko po, pinagsabay ko po yung engineering saka jeep. Sa umaga po, engineer ako. Sa gabi po, jeepney driver ako. Imagine niyo po, everyday, 3 oras lang po ang tulog ko. Kasi po, gigising ka ng alas 5, aalis ka ng alas 6, darating ka ng alas 8 sa opisina, alas 5 aalis ka, makakauwi po ako ng alas 9 ng gabi or alas 8 sa bahay. Then, paspas lang po ang kain ko. Then, mamaya, babiyahin na ako ng jeep simula alas 9 hanggang alas 2 ng madaling araw. So, 2, 3, 4, 5, gising na po uli ako. Yun po ang naging routine ko. Kaya nga po, sobrang bilis po ng buhay ko eh. Kasi po, ang ginagawa ko po, sobrang bilis ko lumakad kasi kailangan makarating kagad ako sa bahay. Sobrang bilis ko rin kumain. Di na po akong umunguya. Lulo na lang ng lulong. Kasi para po makabiyahe po ako kagad ng jeep. Alam nyo po, dun po ako umikot sa buhay na yun. So, nung na-invite po ako sa ganitong business, tandang-tanda ko yun. Sabi sa akin ng kaklase ko, pare, may ka-eyeball tayong mga gandang babae, taga Green Hills. So, sabi kong ganun ba, okay yan, flawless yan. First time ko makakita niyan. So, kami pong tatlo, sinama niya po kami. Pagdating po namin doon, nagulat ako, seminar, punong-puno ng tao. Tapos, sabi ko, sino dati dito ang kaibol natin? Maya-mayang konti po, dumating na po yung isang kaklase ko. Kaklase ko rin po nung high school na babae. Sineta po pala kami, seminar pala. Inupo po kami sa harap. Sa harap na bangko, doon po ako nakaupo.
wala na po akong choice. Pag tumitingin ako sa likod, sobrang daming tao, hindi na po ako makatayo. Napilitan na po ako maupo at tapusin yung seminar. Actually po, yung dalawang kasama ko, galit po sila na na-invite sila doon. In fact, even po yung taong nagbit-bit po sa akin, hindi po nag-join, pero ako nag-join. Noong time na yun, baliw na baliw po ako. Sabi kong ganun, hindi ko po naintindihan yung marketing plan. Wala akong pakialam sa produkto noong time na yun. Ang naintindihan ko lang, yung lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko matutupad na. Kasi ang greatest dream ko po, darating yung time, uuwi ako, may dala akong sasakyan, susunduin ko nanay ko, saka mga kapatid ko. Tapos nung nalaman ko kung magkano yung sahod ko sa engineering, pagsamahin mo na yung engineering saka jeep, 18,500. Alam nyo po, ngayon po, yung mags po ng kotse ko, 29,000 na po yun. Plus po yung gulong, 16,000. Pagsamahin mo lang yung mags saka yung kotse, lagpas na po 40 kung tutuusin. Kaya kung titignan nyo po, pag-iisipin kong ganun, buti na lang, hindi ako nag-engineer, kundi wala pong mangyayari sa akin. Kaya nga po, noong time na yun na nandun ako sa seminar, ang umikot lang sa akin lahat ng pangarap ko. Lahat po tayo, we are praying for an opportunity para magbago ang buhay natin. Pero siguro po, pwedeng mali yung paraan ng pagka-invite. Pero siguro po, ako po kasi Christian ako eh. Naniniwala po ako na walang aksidente sa mundo. Well, in fact, nung naging tao ka nga, milyon na sperm cell ang lumabas sa tatay mo. Pero still, isa lang po dyan na naging tao, ikaw yun. And that's the sign na winner ka. Kaya huwag mong tanggapin na habang buhay, mahirap ka. Kaya nung time na yon, imagine niyo po, kahit mali yung pagka-invite sa akin, sabi ko hindi to aksidente, may purpose sa Diyos. Kaya po ginawa ko yon. Kaya aminin ko po sa inyo, I've been there 2 years po, wala po nangyari sa akin. Kaya nga po yung iba na sumali po kayo ng ibang company, walang nangyari sa iyo at feeling mo na scam ka, alam mo huwag ka malungkot. Kasi ang importante doon, natuto ka. Ang importante, hindi ka bumibitaw, sumusubok ka pa rin. Kaya ako, meaning ko, sumubok pa rin po ako. The second time around po, yan po yung naglalakad naman po ako sa Divisoria. Naabutan ako ng kapirasong papel. Sabi kong ganun, hindi to aksidente, may purpose ang Diyos. Kasi sa dinami-dami ng tao, bakit ako pa? And imagine niyo po, yung pong opportunity na yon, yung po ang nagbago ng buhay ko. Kaya pagbabalikan ko nga yung time na yon, who would think, bakit doon pa ako dumaan sa eskinita na yung pwede naman dito sa kabila? Dahil doon, naabutan ako ng papel. And alam nyo po, ang ganda pa po nun. Kasi po, noong time po na naabutan ako ng papel, ang kulit po nung nag-invite sa akin. Kinuha niya yung number ko, tawag siya ng tawag sa akin. Pero ako po, dumating yung point, hindi ko na po siya pinapansin kasi parang feeling ko nga, wala naman nangyari dun sa akin sa isa, ito na naman. Pero sabi ko nga, walang aksidente sa mundo. And noong time na yon, sinabi rin sa akin ng girlfriend ko, sabi niyang ganun sa akin, alam mo, dasal ka ng dasal ng opportunity, gusto mo magbago buhay mo, gusto nyo magbago buhay ng pamilya mo, pero ayaw mo naman sumugal ulit. Paano magbabago buhay mo? And that's the time nakapag-isip po ako, sabi ko, tama siya. Pagalis po nung girlfriend ko, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung para sa akin tong opportunity na to, then give me a sign. Alam nyo po, wala pa pong 30 minutes, nag-ring yung phone. Yung tumana sa kabilang linya po, yung taong nag-invite sa akin. And sabi ko sa kanya, pare, dalin mo rito yan, magjo-join ako, and I tell you, tatrabahuin ko yan. Alam niyo po, kung titignan niyo po, binigyan na po ako ng sign para sa akin na yun. Pero tell you, aminin ko po, hindi po naging madali lahat. Pinuntahan ko po lahat ng kaklase ko ng high school, college, pinsan ko sa mother side, father side. And alam niyo po, tao po sila ng tawa. No one joined me. Actually, na-invite ko po was 4 people na hindi ko kakilala. Isang kuno ng fast food, isang taxi driver, isang factory worker, isang standby, laman din ng tiyan. Pero kung tutuusin po, kung titignan niyo po, because of those people, kumita po ako ng malaki. Kaya, kung tutuusin po, naubos lahat ang kakilala ko, pero hindi naging reason para hindi magtuloy ako. Why? Kasi ang mindset ko po kasi, meron taong nakalaan para sa akin. Aminin ko po, when you join this business, hindi po magiging madali ang lahat. Hindi po parang nilatag lang. Pero siguro, thankful ako sa Diyos. Kasi ang naging mindset ko po noong time na yon, sabi ko, kung ang pagyaman madali, dapat mas maraming mayaman. Ang pagyaman po kasi hindi madali, hindi mahirap, hindi sobrang hirap, sobra-sobrang hirap po yan. Kaya sabi ko, okay lang mahirapan ako, basta importante magbabago ang buhay ng pamilya ko. Di bali nang ako mahirapan, wag lang sila. And alam nyo po, tanda-tanda ko po yun, nung unang-unang kumita po ako ng malaki, na 30,000 po ako, bumili po ako ng 2 TV, sobrang excited ako. Kasi po, tanda-tanda ko po nung tricycle driver po ako, pangarap po sa akin ng TV. Kasi po, ang meron lang po kami noon, transistor radio, na tuwing gabi, pinapakinggan namin, and tanda-tanda ko nga po noon, na
Lagi ko nang inaabutan kasi madaling araw na po ako umuwi. Si Ernie Barong na po, no? Kaya po nung namatay yun, medyo nalungkot ako eh. Pero joke lang po. Pero nung time na yun, actually, pangarap po sa akin yung TV kasi naawa ako sa kapatid ko. Sabi ko, ang pinapakinggan niya, radyo. Imbis nakakapanood siya ng TV, natututo siya. And there was one point in time, binigyan ako ng TV ng tita ko na talagang literal na di cortina, ganun po, ahoy, no, na binubuka mong ganun. Pag pumunta dyan si Sharon Verde, pag pumunta dyan pula, pag yumuko, dilaw. No, ang dami na namin pinagpagawaan nun sa buo una. As every 2-3 hours pumuputok yung fuse, so kailangan mong palitan. So during those times, no, pag-iisipin ko po, sabi ko, yun po yung pinagdaanan namin. Kaya po nung kumita ako ng 30,000, bumili ka agad ako ng dalawang TV. Yung isa binigay ko sa girlfriend ko, isa sa akin. So excited ako. Hanggang dumating po yung point, bumili na po ako ng home theater system na pansarili ko. Kaya kung titignan nyo po, siguro thankful ako sa Diyos na nilagay ako ng Diyos sa sitwasyon na wala akong choice kundi mag-decide. Kasi po, kung siguro kung naging mayaman ako, rich kid ako, tatawanan ko lang yan kasi kahit hindi ko naman gawin yan, mayaman ako eh. Pero thankful ako kasi nilagay ako ng Diyos sa posisyon na wala akong choice kundi mag-decide ako na gawin yung business. Tanda-tanda ko nga po nung time na ginagawa ko to na napagsabihan pa ako nung isang tita ko. Sabi niya sa akin ganun, ikaw ang breadwinner ng pamilya mo, nakagraduate ka ng engineering, tapos ang ginagawa mo, yung business niyan, sinasayang mo yung oras mo dyan. And I could still remember, sinabi ko sa tita ko, alam mo, darating yung time, maintindihan nyo rin kung bakit ko ginagawa tong bagay na to. And in fact, even yung isang tito ko, sabi niya, engineer ka, hindi mo linya, sinasayang mo oras mo dyan. And natatawa ko nung lumabas na po yung kotse ko, tanda-tanda ko yun na sinabi sa akin ng tito ko, buti na lang, hindi ka nag-engineer, kundi wala lahat yung bagay na meron ka. Pero alam nyo po, lahat po ng discouragement na narinig ko, pasok lang po sa isang tenga ko, labas sa isang tenga ko. Why? Kasi lagi kong tinitignan yung buhay na meron kami. Well, in fact, ito pong picture na to, dala-dala ko po yan. Every time po na umalis ako ng bahay para mag-network. No? Kung titignan nyo po, yan po ang bahay namin, wala po kaming bintana, butas. Ang binababa lang po namin dyan, lona. Kapag umuulan po, and pag malakas ang bagyo, may alambre po yan, tinatali po namin sa pako. And kapag sobrang lakas na po talaga, hinahawakan namin. And alam nyo po, kapag ka po umuulan sa labas, no, baha sa labas, baha din sa loob, kasi wala pong palitada yan eh. Hollow blocks po yan. Yung makikita nyo po sa gilid, yun po yung kama ko, folding bed. And yan po, yan yung first birthday po ng kapatid ko. And alam nyo po, masakit sa loob ko bilang breadwinner ng pamilya na hindi ko naganap sa Jollibee yung first birthday niya. Alam nyo po kasi, napakasarap na mabibigay natin sa mga taong mahal natin yung pangarap natin para sa kanila. Kaya alam nyo po, everyday, daladala ko yung picture na yan. Every time pinagtatawanan ako, every time niloloko ako, every time na dumarating yung point na sasabihin ko sa sarili ko, gusto ko na mag-quit, ang hirap nito, ayoko na. Titignan ko lang yung picture na yan at sasabihin ko sa sarili ko, walang magbabago kung mag-quit ako. Hindi magbabago itong buhay na to. Yan pong picture na yan, yan po ang itsura ko noong time po na sumali ako sa ganitong business. Kung titignan nyo po, sobrang itim ko pa po niya, sobrang payat ko. Kasi po, galing po ako ng tricycle, galing po ako ng jeep, lagi po ako nakabilad, sobrang itim ko. Kupas na kupas yung kwelyo ko, kupas na kupas yung pantalong ko. Every time kumakausap po ako ng tao, ganun po yung itsura ko. But the point is, sabi kong ganun, merong taong nakalaan ng Diyos para sa akin. Alam ko magbabago din ang buhay ko. And alam nyo po, sa akin po, napaka-dream po sa akin yung napakasarap na Pasko. No? Ang pinakamalaking hinawakan ko po sa Pasko, hindi ko po makakalimutan. Kasi po, libre po ang boundary ng tricycle, saka jeep. So pa, ang pinakamalaking hinawakan ko po sa pagta-tricycle, 700 pesos. Ang pinakamalaking hinawakan ko naman sa jeep, 1.5. Imagine niyo po, sa loob ng isang taon, once lang po ako makakahawak ng 1.5 sa buong buhay ko. Sabi kong ganun, darating yung time, magbabago din ang Pasko ng pamilya ko. And alam niyo po, nung na-invite ako sa business, sabi kong ganun, ito na ang pinakamalungkot na Pasko ko sa buong buhay ko. Because next Christmas, hindi na ito ang Pasko ko. And alam niyo po, sa sobrang dami ng negative noon sa lugar namin, there was one point in time, umalis pa po ako sa amin. Tumira po ako sa Pasay. And sabi kong ganun, uuwi lang ako pag daladala ko na yung brand new na kotse ko. And i-renew ko lang yung lisensya ko kapag kotse ko na ang dala ko. Kaya po pag nakita niyo po yung lisensya ko, noong time na lumabas po yung kotse ko, yan po yung kotse ko, yung unang-unang kotse ko. No? Yung time po na nilabas ko yung kotse ko, yun po yung time din po na nag-renew ako ng lisensya ko. And I was so excited na uuwi na ako, susunduin ko na nanay ko sa mga kapatid ko. Alam niyo po,
dream na dream ko, every time kasi nahirap na ako, pagod na ako, iniisip ko yung scenario na isasakay ko na yung nanay at kapatid ko sa kotse ko, kung ano magiging reaction nila. Kaya nung time po na lumabas na yung kotse ko, nauuwi na po ako, susundin ko na po sila. Alam niyo po, hindi mo ma-express yung feeling na sobrang saya mo, na lahat ng hirap mo, lahat ng pagod mo na sulit, na maiisip mo, buti na lang nagtuloy ako. Buti na lang kahit napakaraming taong nagtawa sa akin, kahit napakaraming hirap na pinagdanasan ko, nagtuloy ako. Kasi nangyari na sa akin yung buhay na pinapangarap ko para sa pamilya ko. Alam niyo po, every time ko nakuwento ko sa mother ko, kapag ka nadadaan kami sa overpass, sabi ko, Mi, noong time na yun, nandyan ako sa overpass, nagpa-flyer ako dyan. Tapos, nilalamo ko yung flyer ko sa harap ko. Or kaya minsan, sabi ko, nakatambay ako sa fast food, nakikipagkilala ako. Sabi kong ganun, Mi, kasi sabi ko, alam ko someday, may maniniwala ako, and someday, uuwi ako sa atin, nagbabago na buhay natin. There was one point in time pa nga po noong tandang-tanda ako, umuwi ako sa amin. Tapos, sabi ko sa kapatid ko, kung laging wala si kuya, kasi si kuya nagtatrabaho. Pero tandaan mo, darating yung time, uuwi si kuya. Kahit ano gusto mong bilhin, kahit saan mo gustong pumunta, dadaling ka ni kuya. Kaya sobrang laki po ng excitement ko nung umuwi na po ako. And nung nagsa-shopping na po kami, no, pinamimili ko yung pamilya ko, iyak nang iyak yung kapatid ko, tapos sabi ng nanay ko, naku, huwag mong bilhin yan, ang mahal-mahal, kasi kalilitan lang yan ng kapatid mo. Di ba po, ako po kasi nung elementary ako, ganun, yung sapatos ko, may papel sa harap, may papel sa likod, di ba, ganun po tayo pag bumili. E alam nyo po, hindi ko po makalimutan yung scenario na yun. Tapos sabi ko sa mother ko, alam mo, Mi, pag yan nakalilitan, next month, bilan mo. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, Mi, kung ako, nagpagod ako, nagpuyat ako, pinagtawanan ako ng tao, nasa initan ako, is because ito yung pinangarap ko. Na someday uuwi ako, mabibili nyo lahat ng mga bagay na gusto nyo. Sabi ko, pag next month, Mi, nakalitan niya, next month, bibigyan kita ng pera. Pambili mo uli, Mi, ibili mo kayo. Kaya, noong time po na yun, binibigyan ko po sila ng pan-shopping nila every month. They don't need to wait for Christmas. Kasi po, dati po, pag magsisimba kami, no, pupunta po kami pag Pasko, ang suot ng nanay ko, United Coconut Plantes Bank. Free pa po sa bangko, ako, tanduay, kasi free sa tricycle. Kumbaga, proud na proud ka na dyan kasi bago. Kaya nga po yung kaklasiko na may ukay-ukay, noong time po na binibigyan niya ako ng ukay-ukay, every time I go to church, para sa akin, bago na po yan. Kahit po luma yung itsura, kupas na kupas, bago kasi bagong suot. And alam niyo po, yung pong pinagdanasan ko na yun, yung pong mga pain ko na yun, yung po yung naging reason kung bakit po nag-decide ako na mag-join sa ganitong business. Maaaring hindi ko naiintindihan yung marketing plan, hindi ko naiintindihan yung produkto, pero okay lang. Isa lang ang naiintindihan ko, yung pangarap ko para sa pamilya ko matutupad because of this. Kaya alam niyo po, noong time na yun na nakaupo ako sa seminar, there was one story na binigay po sa akin. And nasabi pong ganun, merong story tungkol dun sa mag-ama. And sabing ganun, every time po yung tatay, ay yung bata po lumalakit dun sa tatay. And sabi niya, Dad, baka pwede next Sunday mamasyal naman tayo or maglaro tayo. Sabi nung tatay, sige, next Sunday maglalaro tayo. And the following Sunday, lumapit yung bata dun sa tatay, sabi niyang ganun, Tay, maglaro tayo. Sabi ng ganun ng tatay, naku, pasensya ka na. From Monday to Sunday, no, busy po yung tatay. Sabi niyang ganun, ngayon kasi, meron akong paperwork, pinauwi sa akin. So next Sunday na lang. The following Sunday, lumapit ulit yung bata sa tatay. Sabi ng ganun, nak, pasensya na pagod si daddy. Next Sunday na lang. The following Sunday, pinadala po sa ibang bansa yung tatay. So hindi na naman natuloy. Until one day, lumapit po yung bata dun sa tatay. Sabi ng ganun, Dad, magkano ba ang sahod mo per hour? Sabi ng ganun ng tatay, ang sahod ko per hour, 100 pesos per hour. So, lumipas po yung buwan, bandang uli lumapit po yung bata again sa tatay, tapos sabi niya, Dad, baka pwede makahiram ng 50 pesos sa'yo. Nung una po, galit na galit yung tatay, you're 10 years old, ano gagawin mo sa 50 pesos? So, pumasok po yung bata sa kwarto. Hanggang bandang uli, naisip ng tatay, what is 50 pesos? So, ang ginawa niya po, pumunta siya sa kwarto ng bata, inabutan niya ng 50 pesos. Sinasabi niya, nak, ito na yung 50 pesos. Alam niyo po, ang ginawa ng bata, kinuha yung 50 pesos. Inangat yung unan, maraming mamiso. And 50 pesos po yun. Pinagsama po. Nag-ipon po pala yung bata ng coins na 50 pesos. Alam niyo po, ang ginawa ng bata, pinagsama yon, inabot sa tatay. And sabi niya, Dad, baka pwede bilhin ko isang oras mo. Nung kinuwento po yun, iyak po ako ng iyak. Naiyak po ako kasi wala po akong oras para sa pamilya ko. Nagkukuro ako ng fast food.
after ko po mag-crew, mag-aaral ako. Umiikot po ang buhay ko, wala akong ginawa kundi magtrabaho. Uuwi po ako madaling araw na. Abutan ko po nanay ko sa kapatid ko, tulog na. Nag-tricycle ako, nag-jeep ako, kahit nung engineer na ako. Aalis po ako ng magang-maga, uwi po ako madaling araw na. Wala po akong time mamasyal. Kaya every time Pasko na naipapasyal ko yung ibang tao, naharkila ako, masakit sa loob ko na mismong pamilya ko hindi ko napapasyal. Kaya po nung na-attend ako ng seminar, sabi ko, darating yung time kikita ako ng malaki. Hindi na ako mag-abol ng boundary pag Pasko. Papasyal ko na pamilya ko. Kaya sabi ko, ito na yung pinakamalungkot na Pasko ko kasi next Christmas hindi na ito ang Pasko ko. Kaya alam niyo po, sobrang sipag ko, nilabas ko lahat. The following Christmas po, November of the following year, umuwi po ako, dalang-dala ko na yung kotse ko. And sabi ko, Mi, magbabago na Pasko natin. And tanda ko po noon, tinawag ko po sila sa mesa. Tapos sabi kong ganun, Mi, tignan mo yung handa natin. No? Sabi ko, napakatagal kong pinangarap na Sunday mangyayari itong buhay na to. No, every time na pagod na ako at hirap na hirap na ako, lagi ko lang pinipikit yung mata ko at tinitingnan ko na darating yung time magkakasama tayo sa Pasko, masarap ang pagkain natin, bago lahat ng damit natin. And alam ko ako yung reason kung bakit nangyari lahat ng yan. And alam niyo po, during those times kung makakausap niyo nanay ko, mga kapatid ko, they were so thankful na nagbago lahat, nakarating kami sa kanila lagyan namin. And that's because hindi ako nag-quit, nagtuloy ako. Kahit na hindi ako naging successful sa iba, still lumaban ako. Kasi ayoko maging talunan because magiging talunan forever yung mismong pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya alam niyo po, kayo po na nakakapanood nito, aminin ko po sa inyo, hindi po ito magiging madali. Magiging mahirap po. Pero I tell you, pag para sa pamilya po natin, lahat ginagawa po natin. Alam ko po, napakahirap po maging OFW. Yung lumayo ka sa pamilya mo, na wala kang time, hindi mo sila naaruga, hindi mo sila nakakasama. But in life, guys, we have to make hard decisions na pwedeng magbago ng buhay ng pamilya natin. In life, no, gumagawa po tayo ng mga bagay, mga sakripisyo na kailangan po natin gawin para lang matupad natin yung magandang kinabukasan para sa pamilya natin. Kaya po, nung ako po na-invite sa ganitong business, nilawakan ko lang po yung isip ko. Sabi ko, ito na yung inihintay ko, susugal ako dito. And aminin ko, hindi naging madali. Kasi napakaraming taong magdi-discourage sa'yo. Lolokohin ka, tatawanan ka. Kaya ako po, pag-iisipin ko, tandang-tanda ako noon, umuwi ako. Dahil sa dagat-dagatan po kami, baha. No? Dala-dala ko yung sapatos ko, tapos sinasabi ng mga kapitbahay ko, Dennis, payaman ha. And sabi ko, oo, darating yung time talaga, yayaman ako. Kaya po, nung time na lumabas yung kotse ko at pinark ko doon, I was so excited, hinihintay ko silang magising. Kasi sabi ko, ito na, nangyari na. Kaya nung nakita nila, sabi nila, pare, parang kailan lang, no? Ngayon, meron na, nangyari na. I was so excited and I was so thankful. Well, in fact, even po sa church, tandang-tanda ako yon na dumarating po yung point pagdating ko pa lang. Kasi po, nagbe-bass player po ako noon and gitarista po ako. Pagdating ko, papahiyain ako, sasabihin sa akin, oh, Mr. Millionario, where did you park your car? Imagine niyo po, nasa church na po ako, pero ganun pa rin po. Hanggang dumating yung point nung sinabi sa akin, Mr. Millionario, where did you park your car? Sabi ko, nandun sa labas, mamaya papablessing ko. So, yung tao pong nangaasar sa akin, nagulat din siya na nangyari na sa akin. And alam niyo po, for the past 2 years, lagi kong sinasabi sa nanay ko, alam mo, Mi, darating yung time, tatayo ko sa harap ng church na yan. And I would share my blessing and that would be my first car. Kaya alam niyo po, every night, pinapractice ko yung speech ko. Kaya po nung dumating yung time na lumabas yung kotse ko at sinabi nung pastor sino magpapatotoo, I tell you, tinaas ko po yung kamay ko. Kasi ito na po yung hinihintay ko eh. So, tandang-tanda ko po yung sinabi ko doon. 2 Corinthians 9:1-14. Sabing ganun, magagawa ng Diyos na payamanin ka sa lahat ng bagay. Hindi po sa konti, sa lahat. Higit sa iyong inaakala. Ibig sabihin ko nangangarap ka dyan, higit pa dyan para ikaw makatulong ka sa tao at yung tao magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na binigay mo. Sabi ko, hanggat nandyan ang Diyos, humiling ka. Kasi ang Diyos mabuti. Kapag malinis ang puso mo, ibibigay sa iyo. Pero ang Diyos hindi nagbabagsak ng isang sakong pera. Sabi ko pa nga, sana nga kung magbagsak, barya na lang para matauhan ka. Pero still, sabi kong ganun, kailangan pagtrabahuhan mo. Alam mo po, nung time na yon, iyak po ng iyak yung mother ko, yung lola ko, even po yung mga ka-churchmate ko, they were crying. Kasi alam po nila kung ano yung buhay na meron ako dati, ano po yung buhay na meron ako ngayon. Eh, alam nyo po, kahit walang naniwala sa akin, pinaglabang ko po yung pangarap ko. Kaya sa inyo po na makakapanood nitong video na to,
I know you have your own pains and you have your own why or reason kung ba't niyo to kailangan gawin. Sana po kung hindi ka naging successful sa ibang business na pinasok mo, oo, kung ito po yung first time mo, eh nakikita mo sa ginagawa mo, walang nangyayari sa'yo. Guys, I tell you, walang aksidente sa mundo. Huwag ka matakot na sumubok. Hindi mo malalaman na para sa'yo kung hindi mo susubukan. I tell you, I'll be one of those people na pwedeng tumulong sa inyo when you join this business. Tandaan nyo lang po, I know, lahat po ng ginagawa mo, lahat po yan, sinasakripisyo mo para sa pamilya mo. Sa mga kapwa po natin na OFW na makakapanood nitong video na to, alam ko po, gustong-gusto nyo na po makasama yung pamilya nyo. Tama po yan, huwag po kayong matakot na sumubok at sumugal kasi darating yun po tayo, nauwi po kayo, kumikita na po kayo ng malaki, and in time po na yun, hindi nyo na po kailangan maiwalay sa pamilya nyo kasi po that time po, makakasama nyo po sila, kumikita po kayo ng malaki sa business na to. Sana po again, magkasama-sama po tayo dito sa business na to. And how I wish na na-inspire ko po kayo para magangad na mangarap at magtrabaho para sa mga pangarap nyo. And again po, sa mga makakapanood nito, sana po makasama po namin kayo sa business na to. I'll be more willing po na makatulong po sa inyo. Again po, salamat po sa inyong lahat and welcome po sa business na to.